Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw ang Senate Committee on Women and Children para magkomento sa petisyon ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Hinihiling kasi ng kampo ni Guo na ibasura ang subpoena ng komite na sa pilitan siyang pinadadalo sa mga pagdinig kaugnay sa investigasyon sa Pogo Habs sa Bamban Tarlac. Si Guo ay naharap sa reklamong qualified human trafficking. Dati na niya itinanggi ang akusasyon ay sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David na sa Pilipinas pa rin si Guo habang wala pang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon. Inihikayat pa rin daw niya si Guo na humarap sa Senado. Alam mo kasi Maris, yung pagtatago, sayang yung buhay eh pag nagtago ka. Kasi ang problema lang naman dito, kung appear siya sa Senate, magsasalita lang siya. And then kung tapos na siyang questioning, wala nang arrest order. Lagi ko naman nire-remind siya kasi may consequence nga kung hindi ka maka-attend ng hearing. Nitong Lunes, ipinakita na ng Senado ang magiging detention room ni Guo sakaling maaresto na siya o sumuko. Mayroon itong aircon, tatlong double-deck na kama, water dispenser at sariling banyo. Tanging pamilya at mga abogado lang ang pwedeng bumisita. Pagbabawalan din daw si Guo na gumamit ng anumang gadget. Kung gagamit ng cellphone, dapat ay mula ito sa Senado at may nagbabantay. This is na kulungan. This is only detention. Eh kung kulungan, ano yan eh, naka-rehas yan. Wala namang rehas yan. Hindi siya hotel type, but they're comfortable naman.